Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguerra muli dito po sa ating Facts First Podcast. Long time no see, no? Parang hindi tayo nakita 15 minutes ago. Welcome po sa ating second part, sa part 2 po ng ating double header ngayong gabi. Dahil po nangyayari, hindi po natin pwedeng mapalampas itong mga developments, okay? Ang development po kanina ay isinawalat po ni Senator Rizza Ontiveros na nakalabas na raw ng bansa. Di umano. Itong si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ano po ba yung totoo? At ano po ba yung impormasyon na meron? For instance, ang Presidential Anti-Organized Crime Commission. So sila po yung kakausapin natin ngayon. Welcome again to our program, si PAOK Spokesman Winston Casio. Magandang gabi, sir. And thank you for joining us again dito po sa Facts First. Good evening, Christian. Okay. Kumusta ba? Ano po ba yung totoo rito? Ano po ba information na meron kayo sa PAOK? Nakalabas na ba talaga ng bansa o hindi itong si Alice Guo? She's out of the country, apparently. No? So, kanina, nung nag-privilege speech yung magandang senadora, nandito ako sa bakasyon, tinawagan ako ng ibang mga counterparts natin, and nagsimula na po ako magtawag. So I called our foreign counterparts and initially our Malaysian counterparts confirmed na dumating nga po siya doon sa Kuala Lumpur noong July 18 coming from Denpasar sa Bali sa Indonesia. Then pagkatapos noon, tinawagan ko na rin po yung ating ibang mga counterparts sa Indonesia. So na-confirm din po na umalis na rin po siya noong sa Kuala Lumpur noong 21 at nagpunta sa Singapore. Then magmula sa Singapore naman, nag ferry boat naman po siya papunta ng Batam sa Indonesia. So apparently they're all in Indonesia now. Yan yung huli naming nalaman kanina nung siguro mga around an hour ago base sa pag-usap natin sa mga foreign counterparts natin. Okay, so confirm na nakalabas na ng bansa si Alice Guo. Ang binanggit kasi ni Senator Ontiveros, July 17 ba, if I'm not mistaken, or 18 lumabas ng bansa? We have no clear record kung kailan po siya nakalabas ng Pilipinas. Basta ang sigurado tayo is she was able to arrive in Kuala Lumpur on July 18 from Denpasar sa Bali. No? So kung kailan siya dumating sa Denpasar sa Bali, wala ho tayo confirmation noon. Ano po yung lumalabas na pwedeng mga naging reason? Basically, paano nakalabas itong si Alice Guo? Pinaghahanap siya ng ating mga otoridad? Kanina, nakipag-usap tayo sa mga kasama natin sa DOJ at saka sa Bureau of Immigration. Selected namin lahat ng mga pamamaraan kung paano siya makakalabas. Hindi po siya dumaan sa ating Immigration Bureau. So, hindi siya dumaan sa airport, sa seaport, na mayroong control ang ating immigration. So, tinitingnan namin kung paano siya nakalabas. Maaari through the back door po ito. Pwedeng from Zamboanga, pwedeng from Basilan, Sulu-Tawi-Tawi, pwedeng galing din po ng Palawan. So, we're taking a look at all of the back doors. Pag sinabing back door, hindi naman po ito lingid sa kaalaman ng mga otoridad natin, di ba? Ang isusunod na tanong, hindi ba binantayin yung mga back door na yan? Kasi alam naman natin na medyo porous yung ating bakuran, yung ating borders, di ba? Christian, you have to imagine how large of an archipelagic nation we are. So, our maritime assets are also limited in as much as most of our maritime assets are now confined to our problem in the West Philippine Sea. No? Mm. So, talagang I have to admit, me personally, we are at a loss on how she was able to leave the country and arrive in Denpasar. And then eventually Malaysia, then Batam in Indonesia. So talagang wara talo. So kami mag-iimbestiga po rito kung paano nangyari, Christian. This is a very sad development. Pero I suppose kasama sa mga susunod na aksyon ng ating gobyerno ay yung pagpapanagot din doon sa pwedeng tumulong sa kanya. Basically, pwede bang wala siyang katulong na malalaking o ma-influensya mga tao dito para makalusot ng ganito? What do you think? Po, sa malabo yan, Christian, no? Someone somewhere facilitated
isolated and enabled kung paano siya nakalabas ng Pilipinas, no? Yun ang nakakalungkot dito, sapagkat ngayon maladagdagan yung trabaho natin, mag-iimbestiga tayo paano siya nakalabas ng Pilipinas, di ba? Kasi hindi naman pwedeng pabayaan na lang natin na hindi imbestigahan ito, no? Mm-hmm. Sa pagkakaalam nyo, dun sa mga information na nakuha nyo sa inyong counterparts, sino yung kasama ni Alice Guo na lumabas ng bansa? Hindi kami nabigyan ng information kanina, pero na-confirm ng ating mga kaibigan sa Indonesia na nasa Batam, Indonesia ngayon, si Alice Guo, si Wesley Guo, si Simen at saka si Sheila Guo, pati si Cassandra Leong. Magkakasama sila lahat ngayon doon sa Batam, Indonesia. Yung i-confirm sa atin kanina ng mga counterparts natin. Paki-refresh nga po yung memories namin doon sa identity ng ibang mga tao, no? Si Cassie Leong, ito yung sabi niya may mansion, di ba? Tapos yes, yan yung person of interest natin, Christian, doon sa Lucky South 99. Lumalabas na top, isa sa mga top honcho ng Whirlwind at saka ng Lucky South 99. Mm. So siya din ang may-ari noong malaking mansyon doon sa Porac na ni-raid ng Pampanga Provincial Police Office kasama ang Provincial Government of Pampanga. Yung mga siblings naman ni Alice Guo, sila Wesley, Sheila, Simen, no? Kasama na rin daw po sila doon sa nasa Batam, Indonesia. So all of these are raw information although verified by our foreign counterparts, no? So in the next few hours, sira ang ating bakasyon ngayon sapagkat we have to keep on confirming kung talaga bang sila yung mga nandoon. So basically, raw information pa lang to, wala pang visual confirmation? Ganun po ba? Yes, kasi ang ganito ang nangyari, Christian. Pinonfirm ng ating Malaysian counterpart kanina na ginamit yung passport ng Alice Leal Guo paglapag ng eroplano magmula Bali, Indonesia papunta sa Kuala Lumpur. Kaya nagamit na biometrics and all. Kaya lang hindi sila makakuha noong CCTV footage or a biometric footage nung Alice Leal Guo na nagpresenta ng passport. So, yun ang kanilang hesitation kanina. Kaya lang, sabi ko nga doon sa pag-uusap namin ng mga Malaysian counterparts natin, in this day and age, medyo mahirap nang ma-loko yung biometrics natin when it comes to the physical biometric page of our passports and other foreign passports. So, ako, I am fairly confident at this point that she has already left the country and is in Batam, Indonesia. Ano po ba yung status dito ni Alice Guo? Meron po ba siyang hold departure order or nandun lang siya sa immigration watchlist? At I understand, di ba, naghahanap sa kanya yung Senado, naglabas ng arrest warrant. Pero when it comes to the cases that were filed against her sa DOJ, ano po ba yung status? Wala pa po. Pending resolution pa po yung kaso niya doon sa qualified trafficking in persons natin before the panel of prosecutors sa DOJ. Remember, Christian, noong August 14, allegedly ay nag-appear ito si Alice Guo before a certain attorney Galica, yung notary public na nag-subscribe noong kanyang counter affidavit. So, alam mo, kinakailangan may physical presence ka doon sa notaryo publiko. So, noong nag-submit sila ng counter affidavit ng mga petsang yon, so we were confident that she's still in the country. But this recent development would say otherwise, no? So, wala pa po kasi tayong arrest order laban sa kanya for the criminal charges. Wala rin po tayong precautionary hold departure order sa kanya. No? So, ang meron lamang tayo ay immigration lookout bulletin order. Pero ako ay medyo kampante na hindi po talaga siya dumaan sa immigration. Sapagkat kung dadaan po siya sa immigration, all immigration officers are duty bound to inform the immigration commissioner. Then the immigration commissioner must inform the Secretary of Justice and so on and so forth. So masyadong malakas ang loob ng immigration officer na yon kung totoo man. Kasi mahanap at mahanap po natin siya eh. So kumpiyansa ako na hindi siya dumaan sa proper immigration channels. So i-clarify ko lang. Fugitive ba siya o hindi? Pwede ba siya lumabas ng bansa o hindi? Kasi hinahanap siya ng Senado eh. As far as the Senate is concerned, she is a fugitive. But there is a limitation to what that
definition means as far as the Senate is concerned. She's only a fugitive in violation of the rules of the Senate that summoned her. But as far as we in the law enforcement agencies are concerned, hindi ho siya wanted sa criminal na aspeto. So pwede pa siyang lumabas ng bansa? Technically, yes. Okay. Technically, yes. Ang next question, ano implication nitong paglabas siya ng bansa at kung sakali hindi na siya bumalik? Eh, syempre, dito sa kasong isinampan niyo sa kanya. This is not the end of the game. But this would be very challenging from now on. If she is in Indonesia, we'll have to check if we have an extradition treaty with Indonesia. And if indeed an arrest warrant is released against her, then we can initiate the extradition proceedings to be able to get her back and answer for it in the Philippines. Or we can, if an arrest warrant is issued against her in the Philippines, we can use our Interpol mechanism. We can initiate the red alert. Red notice of the Interpol to be able to arrest her wherever she is, whichever country she arrives at, where the Interpol has jurisdiction. So we have legal avenues to be able to get at her, Christian. Yung nga lang, medyo challenging na talaga. Mas maraming proseso tayong pagdadaanan. Pero in the meantime, pwedeng tumulong yung counterparts ninyo, kunwari sa Indonesia, to monitor their whereabouts. Not necessarily yes. Pigilan sila dahil meron pa rin silang freedom of movement, diba? Pero at least i-monitor kung sakaling lumabas yung arrest warrant from the Philippines at gagamitin yung Interpol mechanism, eh mas madali sila malakit. The best that they could do at this point, yes. Monitor, then provide information as to her movements, no, within the bounds of their legal jurisdiction. So far ba nagko-cooperate po ba sa pagkakaalam ninyo yung kunwari abogado, yung kampo nitong si Alice Guo? So far, nagko-cooperate naman sila in as much as doon sa information. Doon sa pagpapile naman kung ano man. Pero, we'd like to take their word for it, Christian, na talagang sinabi sa kanila ng kanilang kliyente na nandito pa siya sa Pilipinas. Ang dapat nating matingnan dito ay yung notaryo publiko na nag-subscribe doon sa kanyang sinumpaang salaysay, doon sa kanyang counter affidavit. Yun ang hahanapin natin. Kung totoo nga ba na mayroong appearance ni Alice Guo doon sa kanyang notarial practice. No. Pero as far as Attorney David and the other lawyers are concerned, we have no reason to doubt naman their word na nakakausap nila ang kanilang kliyente, albeit digitally lang. Hindi pwedeng kausapin yung abogado at saka may pananagutan po yun, di ba? Yung nagnotaryo. Yung nagnotaryo, mayroon talagang pananagutan ito, Christian, kung mapatunayan natin na wala na nga talaga sa Pilipinas noong July 17 or 18 pa lang. In the meantime, paano itong si Caseong, 'di ba? Person of interest pa lang ito, pero meron po bang nakaamba ng kaso laban sa kanya? Actually, marami nakaambang kaso no. Last Thursday, the day before I left the country for a vacation, pinag-usapan na namin yung filing ng additional charges una doon kay Alice Guo and the subsequent filing naman against doon sa Lucky South conspirators, no? So, nakaamba ito lahat. But then again, I may sound depressed as of the moment, but only because she was able to get out of the country, no? But I have not yet lost hope now we would be able to make them atone for whatever criminal responsibility they have. Kasi nandiyan ang ating Interpol, nandiyan ang ating mga extradition, no? Christian, this is the 21st century, no? Hindi na ito katulad ng araw na magtago ka lang ng konti, mahirapan ka ng tuntunin. We would be able to get at them. Albeit more challenging lang talaga, Christian. This will make our work more challenging. But then again, we like the challenge. Nahulog tuloy yung mic ko. That's a challenge na yan. Ito gusto ko rin malaman, sir, no? Ano po bang passports ang ginamit itong mga lumabas ng bansa na ito? Kunwari, si Alice Guo muna. Anong passport sa pagkakaalam ninyo?
So far, ang na-confirm ko palang kanina, an hour ago, was the passport used by Alice Guo. She used the Philippine passport to be able to enter into Malaysia. Alice Leal Guo. Ay, yung iba pa. Yung si Cassie Leong. Kino-confirm ko pa, Christian, yung mga... si Cassie Leong. She is a Filipino. Na-reconfirm na po namin na Filipino po talaga siya. So, she used her Filipino passport nung pumunta po siya ng Singapore. She left the country nung June pa. Si Cassie Leong, he used her Philippine passport. Oh, wait. So, unang lumabas ng bansa si Cassie Leong, June. Yes. Hindi na siya bumalik? Wala. Hindi na. Nagpatawid-tawid na lang po siya sa iba't ibang mga bansa within the ASEAN, Singapore, Malaysia, Indonesia, and so on and so forth. Tapos, ngayon, magkakasama sila sa Indonesia? Sa Batam, sa Indonesia. Okay. Ano to? Mukha ba may plano to magkita-kita? Nagkita-kita na sila, Christian, obviously. Nene, I mean, yun ba yung plano talaga? Kumbaga, yes. To reconvene? Yes. That's the grand scheme that they had, no? So we're touching base with our counterparts to make sure na yun nga hindi basta-basta makahulagpos lang ang mga ito. Mm. Nga pala, sir, nung huli tayo nag-usap last week, sabi nyo magsasampa na rin ng kaso doon sa 12 na individual na subject ng Immigration Lookout Bulletin at kasama ron po si Harry Roque, no? Ano po bang development doon? Kailan po ba isasamba? Magkausap kami kanina nung prosecutor in charge, no? At chineck ko sa kanya kung ano yung status ng mga dokumento. May mga inaantay pa silang documents coming from the different agencies of government, pero sinabihan ko na lang siya kanina na, sir, huwag na nating ipilit na i-file this week kung hindi talaga kakayanin. Ang importante sa atin ngayon ay kung ano ang may pa-file natin would stick and that the panel of prosecutors ay kakatigan tayo dun sa sasampat natin. So sinabihan niya ako na, sir, give me 2-3 weeks before our panel, our team files the necessary charges. Sabi ko, no rush, ang importante ay maayos yung kasong isasampa natin, hindi pilit. Oo, yung hindi hinog sa pilit, kumbaga. Dapat hinog talaga. Okay. Sige, sir. Hindi ko na po kayo istorbo. Alam ko, nagbabakasyon kayo. Well-deserved vacation. However, short and short-lived. Dahil nagtatrabaho kayo ngayon. No? Maraming salamat, sir. Magandang gabi thank po. You, thank Christian. You, Christian. Have a ingat good po, day. Ingat po. Magandang gabi po. Yan po, na-istorbo natin si PAOK spokesman na Winston Casio, dahil napakalaking development po na ito, no? So basically confirmed na si Alice Guo, kanyang mga kapatid daw, ayon kay PAOK chairperson, PAOK spokesperson Winston Casio, kasama na rin po itong si Cassandra Leong, ay nasa Indonesia po sila. Pero syempre, they're still looking for better validation, kunwari yung visual validation, nakita talaga. Pero nga yung status, no? Kasi wala naman palang ano eh. Wala namang arrest warrant against them, di ba? Wala namang hold departure order. Ang meron lang ay yung utos ng Senado na arestuhin itong si Alice Guo dahil sa hindi pagsipot sa pagdinig ng Senado. Pero pagdating po rin sa criminal charges na isinampa na laban sa kanya, eh wala pa raw po. So, yun ang problema. So, let's see kung dumating yung pagkakataon na ipag-utos yung kanyang ng korte, yung kanyang pag-aresto, kung mahahanap pa ba siya ng ating mga otoridad. Importanteng bantayan. Okay? So, may mga nagpahabol ng greetings kanina, no? Ito, patiin natin. After natin tapusin yung first part natin, nag-message si na Mark Anthony Mata. Ayan. Shoutout sa'yo, Mark Anthony Mata. Maraming salamat sa panonood. Tapos kay Alfred Arganda. Ayan, binabati natin si Albert or Alfred Arganda at ang AB Sociology Batch 93 ng University of Santo Tomas. Yung mga graduate batch 93 ng AB Sociology. Ayan, binabati natin kayo lahat. And then of course, si Malen Javier Navarro. Ayan. Ayan.
Binabati natin si Malen Javier Navarro at ang kanyang mommy na si Mommy Alice Javier. Sabi ni Malen, she was the one who introduced me to your show and ever since then, and ever since we've been watching you together here whenever she visits me sa Canada. Nako, maraming salamat po. Ayan, regards daw kay Senator Edu Manzanas. Ayan, si Edu Manzanas, diba nakasama natin last Friday. Ayan, pakalat-kalat na naman sa iba't ibang mga himpilan itong si Senator Edu Manzanas. Pero pag nakita po tayo kami ni Edu Manzanas, meron po ako importante itatanong sa kanya dahil may mga napansin po ako dun sa kanyang, doon sa lugar kung saan po siya nag-live stream nung Biyernes. May ilang katanungan lang po tayo sa kanya. Okay? Abangan po natin ang kanyang pagbabalik. Okay. Sige po. Mahaba-haba yung episode natin ngayong gabi. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo bukas, no?